You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Hindi nga maikakaila at maitatanggi na nabuhay talaga ang career ng cast ng Maid in Malacanang, katulad na lamang nila Cristine Reyes at Ruffa Gutierrez. Na hindi naman natin sinasabing natulog ang career, meron pa naman din silang mga shows na kinabibilangan. Pero hindi maitatanggi na talaga ngayon ay sobrang nais makita ang mga artista ng Maid in Malacanang, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Marami ang nagre-request na sana nga daw ay makadaupang palad nila ang cast ng Maid in Malacanang. At si Cristine Reyes ay talaga namang nag-boom ang career dahil na rin sa galing ng pag-arte nito at sa kanyang karakter bilang Senator Amy Marcos. Ito namang si Ruffa Gutierrez ay panibagong kontrata at ngayon ay Viva Artist na dahil mukhang tuloy-tuloy ang magiging career nitong si Ruffa Gutierrez na isang napakalaking blessing. Hindi lang yan, alam nyo ba na sa sinahan ay usually 1 month lang ang itinatagal ng mga pelikula sa showing, pero ang Maid in Malacanang ay extended sa mga sinihan dahil na rin napakarami pa po ang nanonood nito. Kahit na nga mag-iisang buwan na sila, sobrang dami pa rin ang nagre-request na sana nga daw ay hindi pa ito tanggalin sa sinihan. Sa ngayon, halos sa buong mundo ay mapapalabas na nga ang Maid in Malacanang. Marami rin ang nagre-request na sana raw ay mapanood din nila sa Brunei ang nasabi nga pong pelikula. Pati ang aktor na si Cesar Montano ay tuloy-tuloy ang blessing dahil matapos nga na mag-bonding ang kanyang pamilya, ngayon naman ay tuloy-tuloy ang movie dahil magkakaroon pa nga ng part 2 at well, for sure na si Cesar Montano pa rin ang gaganap bilang Pangulong Ferdinand Marcos. Isa din sa nabuhay ang career ay walang iba kundi si Ella Cruz. Si Diego Loizaga, matapos naman ang Maid in Malacanang movie, ay sunod-sunod din ang project. Hindi naman talaga maikakaila na napakaraming natulungan ng obra na ito ni Direk Daryl Yap. Hindi lang mga Marcos na inaibahagi ang kanilang naging karanasan noon, 1986 at sa Revolution, pati ang Viva ay talaga namang pinag-uusapan ngayon. Marami man ang naiinggit kay Direk Daryl Yap, pero hindi maikakaila na the more na binabash ito, the more na talaga silang binebless. Well, hindi pa yan dahil susunod pa ang mas maraming parte ng movie na ito at mukhang ready-ready na nga daw ang mga Marcos supporters na suportahan ang lahat ng nais nilang malaman sa nasabing history. Yan ang ating Showbiz Snob update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snob.